talagang hindi ka basta-bastang mapapatay, hindi ka basta-bastang mapapasok kasi poprotektahan ka talaga niyan eh. Pero ngayon, it's gonna be the Biaknu, etong Sicilian, kailangan hindi mamatay to para sa side dito ng Team Zapnu. Exactly. We'll see now. Siyempre, ang funneled na hero ng Team Zapnu is the Benedetta. We did expect naman na ganun yung mayroon. Okay, Chester already outplaying Mr. V. Level 1 wow. Talaga eh. Given execute din talaga yung ka-lead. Pero there's a sub, Wolf, na medyo parang na-nerf nga daw itong Uranus. Itong specific meta natin na hindi na siya ganon could compare to what he was before the Project Next. Or even on Project Next, may parang slight na parang humina nga daw ang isang Uranus on the side lane. Well, definitely, Khalid naman ay isang hero na mas malakas na talaga sa level 1. Mr. V actually opted to go for Concussive Blast. Yes, oo. Sana pop niya rin pala dun yung kanyang Vengeance. By the way, ang Uranus ang ating most banned and most successful hero during MPL Season 6. Tama ba ako dun, Wolf? It's up. 99% pick and ban, which means that isang best lang siya, isang laro lang siya, hindi napansin. Can see the kill. Ayun naman, syempre, may dalawa na members na with Zapnu going there. Kill onto the Chester, the Khalid. Now, we wanna go for Pain Flix TV. Gets that one. Yan na yung Biaknu connection. Grabe. Nakaka-miss na makita no, yung Pain and as well with Mage, with UG, na magkasama sila on as one team. Pero, yeah, Chester here. Mga hindi siya makabalik sa kanyang tore, no? Look at the final blow. Pang zone out din pala no in a professional match, we can expect that to happen. Mapag-push dahil 5 minutes na nga din yung tore. Mas madami pang I would say na mas gagana ngayon sa meta yung sinesave mo lang yung mga tore mo, at least you just defend. So wave clear is a must na sa mga teams ngayon. Lex Eterna, isa pa rin na mga nakamiss din na top players natin. Kuya Rob. Nakaka-miss talaga. I mean, Lex, ako pag naaalala ko si Lex, not only, of course, stream kasi kadalasan si Lina siya, was actually yung mga Akai plays niya. During Season 3, yes. Yung mga nakakaipit ng dalawa. Pero look at Rene Jay dito, Uya Wolf, just holding on 2 minion waves dito from Team Zapnu and trying to TP out. Pero nandito ngayon, Zapnu, going out, trying to do an outplay. Ginagawa niya yun din even when he was playing the Uranus during the regular season of MPL Season 6, I remember. Ngayon yung turtle naman ang sisimula ng Team Chester. And Chacto spots this out. Nasaan na yung kanyang kabiyak? Where is Biak Kick? We'll find out soon enough. Pero yung turtle mapupunta na ngayon sa Team Chester with Pain getting it. Sadly, mukhang binigyan na lang yun ng Team Zapnu. So, in a way, diversion lang pala yung ginawa ni Rene J doon. Oo, diversion just for them to secure the turtle. Pero, ang interesting nito yung gold dito sa both teams, hindi nagkakalayo. Exactly. And even turrets, wala mabasag, zoom it dito, trying to hold it here, Rene J. Pero Chacnu going on the bottom lane, mo siya yata, pero may wala silang lockdown eh. Pwede kasing mag-flowing blood or blood out, paalis lang agad si Rene J. Napaisip tuloy ako, no? How will they be able to hold a certain hero katulad ng isang Alice? Kumbaga yung parang crowd control lang ni Bianca, it's possible, pero it's very short. I mean, hindi ganun katagal yun. Yep. No, I agree with you. Kahit si Pain dito, parang technically, it's a free game because they don't have the stuns enough for this one. Mm-hmm. There will be a push for Team Chester sa may top lane. As you can see now, sila na bigla yung mas lamang sa gold dahil nga naman nakapag-push sila sa top. I think yung outer energy shields kasi is mas makati na ngayon going for this bottom push, or at least the clash ng Sam's Bite Dust para sa Team Chester. Ang ganda nung pagpasok nila doon, no? Talagang, I think another turret will be down. So, energy shield pa rin naman. Ay, di, mawawala na in the next 10 seconds. Oo. So, dami nakuha ng Team Chester na ginto dito. Ha? Talagang ubot na we'll be able to push that one. Gusto yata nilang i-go dito si Zapnu. Zapnu actually using the ultimate pero kulang. Wala kasi ngang pang-holta. In fact, Team Zapnu, wala pa rin silang pang-kontra dito ngayon. Zapnu is gonna go down. Pain with the Thorn Rose at gonna go pa rin nila dito si Sungit.
Pero napag ultimate na nga, ginamit na lang din yung minions para makapunta dito at Chakno. Too late na revitalize. Hindi rin ganun kaganda yung kanilang quest 2-1 dito. Flex will be safe for now. Hindi rin abot eh. Medyo na, ano, na napaaga yung Cotterant Inferno doon ni Sungit. Then given the revitalize, medyo malayo. Look at that. Renny J zoning out. Pero wala na siyang mana dito. Wolf, he must actually die. Pero na dito na the rest of the team. Chester, Painflix, TV, securing the kill on Bianca. Patay kasi si Chakno, kaya walang pumuprotekta kay Bianca. Oh man, wala. Na ano yun, hindi magkasama yung Bianca connection. Oo eh, yun yung talagang inaabanan dito eh, kung paano magprotect dito si Kuya, ano, Kuya Chakno. Pero wala, mahirapan sila ngayon dito. That was a huge lead. Almost 4,000 agad ang naging lamang dito ng Team Chester against Team Zapnu. Mukhang ganun na kayo nangyari. Pero may turtle na pambawi dito ang Team Zapnu kung sa alam na nakaw nila. But Team Chester is so prepared for this. Now, si Mr. Vita. Ito pa si Chester, di ba? Nang Google lang dito sa top lane, bullying it out. Habang nakuha ng turtle, yung Team Chester, nakita ngayon, etong si Bianca, he goes down, she goes down. Sunod naman dito si Zap niyata, pero nandito si Renny J, mapapanish ba ni Sungit? Hindi, mukhang hindi, kulang pa rin talaga yung pang-hold. Nagre-regen lang si Renny J, nakapag-mamba out pa. Hindi na, na-punish finally ni Benedetta. But that took them long enough. Yung Team Chester magpupush na lang dito sa may mid lane. Ang tagal nung buy time na yon. The only reason why Renny J did actually die, kasi naubos na yung kanyang mana. Pero if this goes late, like for example, yung ating Alice that could be able to hold for ng mas matagal yung kanyang ultimate, I don't think there's gonna be enough damage coming from Team Zapnu to bring down this Alice on one single push. Now, given mga kaibigan, it's still 4,000 lead on the Team Chester at wala pang nababasag ang Team Zapnu. Now, they really need to think their strategy dito kasi all throughout, ang Team Chester na mga kalamang, ito yata ang uning na makukuha ng Team Zapnu. Tinatry na yung defensa ni Renny J pero kulang. Go-go patrol ni Zapnu at ni Mr. V. Kaya ba nila? Yan ang tanong kasi mataas ang regen ni Renny J. Lalong-lalo na may minions dito para manakawan pa ng spell vamp kaso yung damage ng ultimate ni Zapnu ang kati na rin. We'll get the kill. Bianca goes down on the other part of the map though para sa Team Zapnu. Team Chester naman, nag-apple. Dito rin si Chester. Meron ba siyang ultimate? Gamitin na natin sa may top lane para makuha si Mr. V. And they take him down. Kaya si Chakno gusto yatang kumontra pa, pero tataas na lang ang mga members ng Team Chester dito. That flicker ultimate from Lex Eterna. Medyo nagbintis doon kay Zap kasi ano siya, nakapag-dash out pa siya. But that's actually beautiful. Rooting two, almost two members ng Team Chakno. Actually, kahit single nga lang, ginugo ni Lex Eterna. Parang talagang crowd control-wise, Bellerick really has it. Ako excited ako na ano to eh, bumalik sa meta. Itong ano na to. Ganda pa ng bagong skin niya. Para siyang superhero. May kapa. Oo nga eh. Tapos mag-iba din yung kulay niya. Kaya talagang sulit na sulit. And we'll see. Masakit pa rin yung damage si Zapnu, Rob. I think we noticed that on top lane. Yes. Lalo na pag bumabad ka. Even Alice cannot stay there. Pero yung turtle na next target ng Team Chester. Yung top lane, another play. Ito yung play nila eh. Buy time, tapos kuha turtle. Nandito rin si Yuji, dealing the damage. Napatay na dito si Benedetta, Marvin in trouble, Mr. V in trouble. I mean, it's gonna be a kill of the Uranus. Nandito na rin si Pain. Ooh! Slice and dice. Kaya Bianca kick. Slicing the kick, kumbaga. Slicing the kick. Wow, I like that. I like that. Actually, yun eh. Pagka whenever I napapadaan ako sa mga post ni Bianca, meron din sa slice of Bianca. Slice of Bianca. Nga, no? Renny J, nagda-dive na. Kulang yung region ni Sungit dito. Lalo na may truncheon na rin. Patay doon. Ang ating Tams, Chakno, try to survive this. Nasasaktan sila, pero kulang pa rin. Dahil nga naman, apat ang members ng Team Chester doon. Kahit sino naman, kahit gano'ng katangke. Nagiging useless ultimate ni ano no ni Chakno pagka na-root siya nung ano. Like, hindi mo maikalat yung ultimate mo because you're rooted and you're gonna be focused on there. And sayang, nasasayang yung ultimate na doon. And now, two members of Team Zapnu, hindi siya, oh my God, def sila dito, pero malalim dito si Pain, ha? Like, or this is gonna be a bait, though. Most likely, kasi nga, confident siya eh. Wala kasing stun talaga yung Team Zapnu. And titingnan ulit ng Team Zapnu, Chakno starting this fight. Andito si Sungit. Kaya pa nila si Renny J. Oh, Renny J actually goes forward. Zapnu, kailangan yata mag-ingat ngayon eh. Sungit, wala na rin siya ultimate. Nagamit na niya, Pain! Slicing and dicing kasama siya shutdown dahil masyadong malalim mula sa Team Chester.
Oh, hindi yun gusto. Si Kapitan Pain, pero still, Rene J, still holding. Oh, pero yun na yung crowd control na hinahanap natin coming from Bianca, Kuya Wolf, Rene J. Overcommitment coming from Team Chester. Mukhang ito na yata ang pagbawi ng api nila Team Zapno. They still have the Benedetta here with the damage. Look at that. Chester might fall. Raging Sunstorm pala. Yo, parang nandito na si Yuji. Pati na rin si Lexator na nasa ng ulti. Yun na nga. Finlikero na nga. Na-control na nga rin. Ganda ng Sanguine Claws dito. Parang walang follow-up pala sa Team Zapdos dahil sila yung tumatakbo. Just na-back siya. Kailangan niya mag-ingat kasi nandito pa rin yung Lunox at late game na. Malapit to sa late game. Late game. At masakit na rin yan. Yes. I think, ano ha. Well, this is a 7,000 lead from the team at Chester over Zap. Pero Chaknu here on the top lane might, technically, he actually has to fall. Medyo napapalibutan na siya doon ng Team Chester. And who's gonna be the first one to take or try to take the Lord dito sa laban na to? But tingin ko, Team Chaknu still has. Kasi nga, Pancake dito has Sicilian, one of the heroes na magaling din or maganda in terms of defense sa mga teams. Yeah. Going for the clash sa top lane! No! Ito na! Mula kay Zapno! Dahil sa Benedetta, patay na rin yung damage si Biancake on this Sicilian. Sa likod na dito si Chester, pero sasaktan din siya ng kaunti kasi si Naking masyado malambot. Will be safe though! Ito na si Zapno ulit. Rene J here sa may bottom lane, trying to go for a split push pero sisungit makapag-depensa na rin. Diyan, nandito na yung rest ng Team Zapno. Nandito rin si Pain. Tignan natin kung lalaban pa rin talaga ang Team Zapno dito. Oh, okay. Wanna go for this, Rene J. Gumamit na ng ultimate. Parang gumamit na rin ng takbo palayo. Nandito na si Pain. Going for the double dash na may baba. Hinabol ni Chakto at Mr. V. May Tordos na ginamit. Chester's here as well. Punishment from Chester. Nandito na rin si Rene J. Para mag-deal ng damage na may backline. Backline is down. Next thing, Taylor is here. May control na nga rin. Chester. Nandito pa rin pati si Pain. Buhay na buhay. And wipe out ang Team Zapno. Dahil sa punishment ng Team Chester. Oo, actually, they're going back. Pampabalik na sila eh. Pero the three members of Team Zapno chase down Team Chester at sila pa nga'y nawala. And na-zone out sila sa likod ni Rene J. He actually died. Pero I think it's worth it eh. Talagang na-focus nila doon, na-bully niya yung mga backlanes dito ng Team Zapno. That's the reason, Bianca, na hindi siya makaangat kasi nga nandoon si Rene J. And it's like, this might be, Wolf, but mukhang ano ha, they're giving a slight of mercy for Team Zapno rito, mga kaibigan, and not trying to finish the game. Grabe, binigyan ha. Pero I would say, Team Chester, baka ang call is, buhay na, pabuhay na yung mga yan. Huwag na natin munang ipilit. Dahil yes. Na, we don't have really a marksman na mabilis talaga mag-take ng Tore. So they opted to go for the Lancelot. Kaya ano yun eh, melee. So, pero si Chakto siya di ata malalim dito going for the cut. Pero syempre, kulang na kulang yan. Nulti yan na lang din. Relax. Rene J naman, go dito sa may back lanes. Bianca is down. Rene J, instead of backing down, imbis na umatras. Talagang lumaban pa rin. Short range, flowing blood. Regen, nandito na rin para Rene J. Finally, Benedetta with a killing blow. Pero parang crippled na yung Team Zapno dito. 4v3 dito sa gitna. Sabi na Team Zapno, hindi yata kaya mag-push nila. Pero hindi, nandito si Pain, kinagamit yung puncture, nag-stack lang din. Mr. V, mabubuhay pa rin, pero si Zapno, mapapatay na nga. Team Chester, all of a sudden, lamang sila dito. Si Biancake, mabubuhay, pero Uranus at Sicilian, kaya ba nilang dumepensa sa Team Chester? Yes, and looks like ano ha, Team Chester dito, very disciplined on their approach dito sa laban na to. Kasi they could potentially try to finish it, pero they're recognizing na pwedeng madepensahan pa naman to ng Uranus. And might as well be, maging safe, better safe than sorry yung kanilang laro. Though, they already have a 10,000 lead and mukhang pinapalibutan or rather, kiniklear na dito ng Team Chester and might try to get the Lord. Pero look at the positioning dito ni Chaknu. Yeah. Going for this. Nag-go nila ulit. Mayroon na sila mga minions sa may gitna. Ang ganda ng Sanguine Claws. Ang kating na rin ng damage. Pero kalahati na lang buhay ng base. In comes sa Autoret Inferno. Nagpa-commit na rin yata masyadong Team Zapno. Pero sasakta sila. May chance nga lang ang makakuha dito Team Zapno. Dahil napatay na rin si Lexator na. Chester nakapag-heal. Raging Sunstorm papunta doon sa ilalim ng base. At ako pa na kill si Chester. Can he get away from this? Mukhang hindi na. Doon na sila lumalim. Pero sabi nila, para lang talaga sa inhibitor yan. Now, Mr. B, going for Mage that UG, pero napatay pa rin siya ni Rene J. Nandito na yung damage. Sungit, kaya ba niya? Hindi pa rin.
naka-back down si Rin and Jay Sungit trying to survive this. Pero masyado na yata maraming minions. Nasa si Benedetta, matagal ba bago mag-survive? Sungit will go down. And Team Chester, ito na yung katapos na. I was actually looking at Chakno on the map the entire time you were actually talking about the match. Is he actually trying to take down the Lord on himself? Superhero!